Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at patuloy tayo sa pag-samba sa Kanya at sa pag-aral ng Kanyang salita. Although sa totoo lang, medyo nalulungkot ako dahil si John ay hindi na natin ka-piling, ano? Hindi na natin siya kasama. Dahil siya ay umuwi na sa tahanan ng Panginoon. Although, nga, nakakalungkot, pero kung isipin mo, dahil siya naman ay ligtas, to be absent from the body is to be present with the Lord. So, kasabay ng lungkot, meron din akong dalak, at alam ko tayo lahat, meron din akong dalak sa puso ko, puso natin, kasi alam natin na Tio Jun is with the Lord. So, medyo maiiba ang ating pag-aaral ngayong hapong ito. Usually, nagpapatuloy tayo sa Galatians, ano? Pero ngayon, dahil nga sa kamatayan ni Tio Jun, I think this is an appropriate time para tayo naman ay mag-reflect, no? Mag-meditate sa ibig sabihin ng buhay at sa ibig sabihin ng kamatayan. Kasi ito ang mga panahon na talagang dapat seryosong ating pananaw. May mga aral at leksyon tayong makukuha sa mga ganitong klaseng kaganapan. No? At ang ating pag-aaralan ay makikita sa Psalm chapter 90. No? Psalm chapter 90, hilingin po si Jerry na basahin ang ating talata para sa hapong ito. Psalm chapter 90. Awit 90, verse 1 to 17. At ito po ang sinasabi sa verse 1. Panginoon, ikaw ay naging tahan ng dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Iyong pinapagiging kapahamakan ang tao at iyong sinasabi, magsipanumbalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Sapagat 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng makaraan at parang pagpupuyat sa gabi. Iyong dinadala sila na parang baha. Sila'y parang pagkakatulog sa kinumagahan ay parang damo sila na tumutubo. Sa kinaumagahan ay namumulaklak at lumalago. Sa kinahapunan ay pinuputol at natutuyo. Sapagat kami ay nagsupok sa iyong galit at sa iyong puot ay nangabagabag kami. Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo, ang aming lihim na mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha. Sapagat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot, aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang bugtong na hininga. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapangalawan lamang sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ng iyong puot ayon sa katakutan ng marapat sa iyo? Verse 12, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ang pusong may karunungan. O, pwede din dyan, Tio. Hanggang okay. Dyan. Ang number 12. Okay. Sige. So, thank you, Tio Jerry. May verse sa Book of Ecclesiastes, no, sa Old Testament,
ang nakalagay diyan, the heart of the wise is in the house of mourning. Ang puso ng taong may karunungan ay nasa tahanan ng pag-iiyak dahil sa kamatayan. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, na meron tayong mga leksyon na matututunan lang natin sa araw ng kamatayan. O ibig sabihin, kung merong namamatay. Kasi alam mo, pag tayo ay masyadong masaya, masyado tayong tawag dito ng obsessed sa trabaho, o tayo ay, you know, lumalakbay sa ating buhay, nalilimutan natin na ang buhay pala may katapusan. Kaya para sa atin, minsan nagiging mali ang ating priorities ba? Yung mga importanteng bagay sa buhay, nalilimutan natin kasi akala natin immortal tayo. Pero syempre, of course, kung nasa kay Kristo ka, you have eternal life. Totoo yun. Pero ibig sabihin, as far as this life is concerned, may hangganan ito. Itong buhay na ito may limitasyon. At huwag natin dapat yung limutin. Kasi kung lilimutin mo yan ng ang katotohanan na may hangganan ang buhay dito sa lupa, mamali yung direction mo eh. Malilimutan mo ang Panginoon. Malilimutan mo na kung ano yung talagang importante, na seek ye first the kingdom of God. Kaya minsan, blessing in disguise din ito ang kamatayan, kasi nagigising ka ba? Nagigising ka? Nakikita mo ba? Ay, kung nangyari yan sa'yo, baka mangyari din yan sa atin. Okay. At syempre, kung hindi darating ang Panginoon, sigurado na yan. Pauna-una lang yan eh. Okay? Lahat naman tayo, unless the Lord comes, lahat naman tayo, darating ang araw, mawawala tayo sa mundong ito. Kaya dapat ito ay huwag natin kaligtaan. Dapat bigyan natin ito ng pansin. At dapat alamin natin, kung ano ba talaga ang tunay na mahalaga sa buhay, kasi may hangganan itong buhay na ito. At dyan papasok itong pinag-aaralan natin ngayong hapon na ito, itong Psalm chapter 90. Now, itong Psalm chapter 90, ilalagay ko na lang sa screen, no? Itong Psalm chapter 90, hindi ito Psalm ni David, ha? Ito ay Psalm or awit ni Moses. Okay? Kay Moses ito, no? At dyan, to make the long story short, meron lang akong apat na punto or leksyon, aral tungkol sa buhay na nais kong ibahagi sa inyo. So tandaan po natin. Number one, life is in God's hands. Okay? Ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Ikalawa, life is short. Maikli ang buhay. Kahit anong tagal pa yan, maikli pa rin yan. Number three, life is full of suffering and sorrow. Bahagi talaga yan ng buhay, ang pagsubok, kalungkutan, kasakit, pagdurusa. Life is full of suffering and sorrow. And lastly, praise the Lord, life is not all there is. Kung ikaw ay nasa kay Kristo, oo nga't may hangganan ang buhay nito, pero hindi ito ang katapusan. Because after this life, pagkatapos ng buhay na ito, kung nasa kay Kristo ka, merong buhay na walang hanggan. So one by one tayo, ha? Balik tayo sa unang punto at basahin natin itong nakalagay sa aklat ng Panginoon. Una sa lahat, ang buhay natin ay hindi atin. Ang talagang may hawak nito ay ang Panginoon, no? Idiretso ko na salin sa Tagalog, ha? Panginoon, ikaw ang aming tahanan. Bago pa inilikha ang mga bundok, bago isinilang ang mundo, mula sa simula hanggang sa hangganan, ikaw ay Diyos. Tapos dito sa number 3, ha, grabe ang mga verses nito eh. Binabalik mo sa pagkaabo ang mga tao. Sabi mo sa kanila, balik ka sa pagkaabo, kayong mga mortal. Tapos, sabi sa verse 4, yan, nakikita nyo naman, para sa Diyos, ang 1,000 taon, parang isang sekundo lang, parang isang araw lang. Ang Panginoon, walang hangganan, pero ang tao, iba. You sweep people away like dreams that disappear. Ang mga tao ay parang mga, tawag dito, guni-guni lang, or parang pangarap lang, parang panaginip lang na pag
Nariyan, ang panaginip mo, pagising mo, wala na. Para tayong mga, tawag dito, mga hilamod, no? Na, oh, nariyan niya, nariyan ang hilamod, pero pinabukasan, wala na. Para tayong mga bulaklak, oh, okay, yan yung sumibol, nawala. Pagdating ng gabi, tuyo na, wala na. Tapos, sabi dito sa verse 7, we wither beneath your anger. Although mamaya sa ika-tatlong punto na yan. Pero basahin ko na lang ha. Tayo ay nabubuhay dahil ito ay mundo, mga puno ng kasalanan. Tayo ay nabubuhay sa gitna ng galit ng Panginoon. Medyo paliwanag ko lang ito ng konti ha. Kasi nasa Biblia eh. Alam natin na ang Panginoon ay mapagmahal, siya ay mahabagin, siya ay maawain. Pero at the same time, huwag din natin kalimutan na ang Diyos ay banal at galit talaga siya sa kasalanan. Eh, ang mundo'y puno ng kasalanan. Lahat tayo damay dyan. Kung kaya tayo'y naghihirap minsan o nadadamay tayo sa kasalanan ng iba, kung hindi kasalanan ng iba, kasalanan natin. At yun, we natutuyo tayo sa ilalim ng galit ng Panginoon. Natutumba tayo dahil sa tawag dito sa puwersa ng kanyang galit. Tapos sabi dito, kita niya ang lahat nating mga kasalanan, pati yung mga tinatago natin. Kasi sino ba naman ang walang kasalanan? Sabi niya, oh, kita niya lahat yan. Hindi kita ng iba, pero kita ng Diyos. Tapos sabi dito sa verse 9, tayo mga tao na nabubuhay sa ilalim ng galit ng Diyos. Okay, at the same time, sa ibang bahagi ng Biblia, na nasabi ko na ito, tayo rin na, siyempre, nararamdaman din natin ang awa at pagpapatawad ng Panginoon. Pero sabay niyan, huwag lang lilimutin na dahil nga sa kasalanan ng mundo kung saan tayo'y nadamay, na-experience din natin ang chastisement ng Panginoon, disiplina ng Panginoon, galit ng Panginoon. Kung kaya, sa pagdating natin sa dulo ng buhay natin, halos lahat tayo, ha, talagang, ano ba itong groan sa, kwan, sa Tagalog? Ayoy, lungkot. Nakita niyo ang punto ko? Ang tinuturo ng Biblia, ang Panginoon ang humahawak ng buhay natin. Kung kailan niya tayo gusto kunin, pwedeng-pwede. Nang anytime, no? Anytime. Basahin ko itong ibang mga versiklo. Punta naman tayo sa Psalm 104, no? Nakalagay dyan sa Psalm 104, lahat ng mga inilikha mo ay dumedepende sa iyo. Ikaw ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Kung pakakainin mo sila, eh syempre, matutuwa sila, mabubusag sila. Pero kung ikaw ay tatalikod, sabi dito ng Biblia, ay natatakot sila. Kung kukunin mo ang kanilang hangin, ay namamatay sila at bumabalik sa pagkaabo, pagkaalikabo. Ikaw ang nagbibigay ng buhay, ikaw ang nagbabago sa mukha ng mundo. Pero kasama na dyan, kung kukunin niya ang kanyang espiritu, ang buhay natin, eh pwede niyang gawin yon dahil siya ay Panginoon. Sabi ng Job 1:21, naked I came from my mother's womb. Naked shall I be when I leave. The Lord gives, the Lord takes away. Di ba narinig niyo na yan? The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Yan ang ating Diyos. Talagang makapangyarihan. Hawak niya ang buhay natin. Kung gusto niya tayong bigyan ng buhay, pwedeng-pwede. Pero kung gusto niyang kunin, pwedeng-pwede rin. Dahil siya ay Diyos. Kaya hindi natin hawak ang buhay natin. At dyan, punta naman tayo sa ikalawang punto. Kasi mag-connectado naman yun eh. Kung hawak ng Diyos ang ating buhay, ibig sabihin, ang Diyos ang siyang nagdidesisyon kung ano ito kahaba. At kahit anong haba nito, may klipatin. Kaya sabi dito sa verse 10, no? Sabi dito sa verse 10, oh, 70 anyos, yan ang normal na lifespan. Kung makasitenta ka, oh, 70 years, kung makasitenta anyos ka, dapat matuwa ka na. Matuwa ka na, talaga, nasa Bible eh, yan ang normal lifespan. 70 years are given to us. Yung iba, dahil medyo maganda-ganda yung kanilang kulusugan, some even live to 80. Kaya si Tio Jun actually, kahit although pumanaw na siya, eh talagang bonus na siya. Lalo na siya live niya. Pero bonus na yan. Kasi
70 normal, 80 bonus, mag 90 ka, bonus na bonus. Kaya kung isipin mo compared sa iba, talaga eh, si daddy ko nga namatay 66 66. Ibig sabihin, lumampas pa si Tio June by almost 18 years yata, no? Yun. Pero, sabi ko nga, kahit anong haba pa yan, maikli pa rin yan. Kasi may hangganan. Kasi kahit anong haba ng buhay, kung may hangganan, maikli pa rin. Lalo na kung ikokompare mo, ihahambing mo sa eternidad. Kaya sabi dito ha, kahit 70, kahit 80, mawawala pa rin, tayo'y lilipad pa rin. Kaya sabi, kung ito ay talagang pag-iisipan mo, sabi ng verse 11, kasi tandaan po natin ha, ang sabi ng Bible, the wages of sin is death. Okay? Dahil kay Kristo, hindi tayo takot sa kamatayan. Pero kung hindi natin muna isasali sa si Kristo sa usapan, ang kamatayan ay talagang nakakatakot at nakakalungkot. Kasi yan ay sign. Yan ang katunayan, katibayan na talagang galit ang Diyos sa kasalanan. The wages of sin is death. Mabuti na lang dahil nga sa kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos, medyo na-transform niya yan. To be absent from the body is to be present with the Lord. Kaya kahit tayo namamatay pa rin, hindi tayo natatakot katulad ng iba. Pero sabi ko nga, huwag mo munang isali si Kristo, talaga nakakatapat ang kamatayan. Yan ay sign ng galit ng Panginoon. The wages of sin is death. Okay? Kung kaya, ito actually ang key verse natin. Tapos dali lang ha, bago ako pumunta sa verse 12. Sabi dyan, your wrath is as awesome as the fear you deserve. Kaya huwag nating i-take for granted yung Panginoon. Huwag nating abusuhin ang kanyang kabutihan. Dahil sapagkat kung magagalit siya, talagang ibang istorya na yan. Ang kinalulungkutan ko lang, dahil tayong mga tao, nalilimutan lagi natin ang Panginoon, nalilimutan natin, o nga't mapagmahal siya. Pero siya rin ay hustisya, siya rin ay banal, galit siya sa kasalanan, at ang kamatayan ay katibayan ng kanyang galit sa kasalanan ng mundo. Naiintindihan ko kung ang tao minsan ay nagagalit at nalulungkot kung may namamatay. Pero kung lalaliman natin ang ating pangunawa, wala tayong karapatang mabuhay. Lahat tayo'y makasalanan. Kung gustuhin ng Diyos na sa isang iglap, buong mundo mamatay, may karapatang siyang gawin yon. At hindi pwede tayong magreklamo dahil sabi ko nga, dapat na magpasalamat tayo sa kada sekundo ng buhay natin. Pero kung kukunin tayo ng Panginoon, walang taong may karapatan magreklamo. Dahil the wages of sin is death. Lahat tayo ay nagkasala. Hindi mo, huwag ka nang magturo na mas makasalanan siya. Ako, konti lang ang kasalanan ko. Kasi di ba sabi ng Panginoon sa kay Adan at kay Eva, kainin mo lang yung mensana, suwayin mo lang ako, yan ay pwede na, pwede ka lang patayin, pwede nang kunin yung buhay mo. Kasi para sa iyo maliit, pero para sa Diyos, malaking kasalanan, yung maliit na kasalanan, malaki para sa Kanya. Dahil isipin mo, kung si Presidente Duterte nga, tingnan mo lang ng masama, talagang pwede, baka hulihin ka na eh, magsalita ka lang ng kwan, tayo araw-araw nagkakasala tayo sa Diyos, na mas dakila pa kaysa kasinong presidente. Para sa akin, ha, kung talagang katuwiran at talagang righteousness ang pag-usapan, mag-isip ka lang ng masama tungkol sa Diyos na isang sekundo lang dapat itapon na tayo sa impyerno. Dahil Diyos ang pinag-usapan dito. Kaso, problema, we take God for granted. Kasi ang Diyos, o nga, siya ay hustisya, pero maawain din siya. Kaya minsan, tinitake na lang natin for granted, pero wag natin lumutin, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ang siyang may hawak ng buhay natin. At magpasalamat tayo at buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Walang taong may karapatan magreklamo sa Diyos kahit sa pandemic na ito. Maraming buhay ang nawawala,
Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at ang Diyos ay banal, ang Diyos ay may karapatan. Okay, ito yung key verse. Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Sa ibang translation, ang nakalagay dyan, turuan mo kaming bilangin. Bilangin mo ang mga araw sa maikli naming buhay upang kami na may tumalino. Nawawalan tayo ng tinatawag na espiritual na pagkatalino. Dahil nga, nililimot natin ang Diyos, akala natin immortal tayo, pero may hangganan pala. Kung gusto mo talagang tumalino, eh huwag mong limutin na may hangganan ang buhay mo. Which leads us to the second point. Life is short. Talagang maikli ito. Hindi mo alam kung kailan... I mean, sino makakapagsabi, oh, mabuti si John, 84. Eh, may iba dyang namamatay sa pandemic na ito. 30 pa lang, 50 pa. I mean, di ba? Ano sabi ng Biblia? Dyan sa James 4, 13 to 15. Look here, you who say today or tomorrow, we are going to a certain town, we'll stay there in a year, we will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Paano ka nakakasiguro na buhay ka pa bukas? Masisiguro mo ba? Your life is like the morning fog, para kang aso, na para kang uso. Narito ngayon, mamaya wala na. Dapat, ang sasabihin mo, eh kung gustong nais ng Panginoon, kung will ni Lord, eh gagawin ko ito, mabubuhay tayo, gagawin natin ito, at gagawin natin yan. Yan ang dapat, yan ang right attitude actually. Lagi mong natatandaan lagi mong nare-remember ba na ang buhay pala natin hindi atin. Ang Diyos talaga ang may-ari ng buhay natin. Kaya sabi diyan, otherwise you are boasting about your own pretentious plans and all such boasting is evil. Huwag kang magyabang tungkol sa buhay mo dahil hindi mo hawak yan. Huwag magyabang. Ang Diyos lang ang nakakaalam talaga kung hanggang saan tayo, kung hanggang saan ang buhay natin. Kung kaya, number three, okay, review muna. Number one, life is in God's hands. Number two, life is short. Life is full of suffering. Yan. So nakita natin kanina dito, we wither beneath your anger. We are overwhelmed by your fury. Napaliwanag ko na ito dahil nadamay tayo sa kasalanan ng mundo at tayo rin mismo nagkakasala. Kung kaya, parang ganito ba, magbigay ako ng example. Para tayong mga isda sa isang ilog, eh polluted na yung ilog. Ha? Okay. So, may iba, hindi na natin pwedeng sisihin na siya eh, makasalanan siya ako, hindi naman ako ganun. Narito tayo lahat. Kahit sino ka man, kahit mas mabuti ka kumpara sa iba, tayo ay lumalangoy sa ilog ng kasalanan. Itong mundong ito, ito ay ilog ng kasalanan. Laktado na yan. Yan ang tinuturo ng Biblia. Okay, punta tayo sa Romans chapter 5, verse 12. Anong sabi ng Biblia? Nang nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan ng ni Adan ay nagdala ng kamatayan. At ang kamatayan ay lumaganap sa lahat. Nadamay lahat. The sin, ano ba tinatawag sa military? The sin of one, sa ROTC, natatandaan ko yan eh. The sin of one is the sin of all. Lahat tayo damay dyan, no? Everyone. And everyone sin. Wala tayong excuse. Kaya ang mundo punong-puno ng paghihirap, pagdurusa, kasakit. Bahagi na yan ng mundo. Kaya sabi ni Job, si Job, anong sabi niya sa Job chapter 5? Ha? Evil does not spring from the soil. Trouble does not sprout from the earth. People are born for trouble. Ipinapanganak ka pa lang, sigurado na. Ipinapanganak ka pa lang dahil ipinanganak ka sa mundong ito, sigurado na you will suffer. If not now, sooner or later. And later on, kung hindi darating sa Panginoon, mamamatay ka, mamamatay ako, mamamatay tayo. Kaya walang exempted dito. The mere fact na tayo ay mortal, tayo ay pinanganak sa mundo, ito ay ilog ng kasalanan, tayo ay mga isda na lumalangoy sa ilog na ito, sigurado na yan,
talagang maa-absorb natin ang pollution ng Panginoon. Okay? Pero, praise the Lord, this life is not all there is. Oo nga, may hangganan ang buhay na ito, pero dahil sa grace ng Panginoon, siya ay gumawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pagkatapos ng buhay na ito, merong mas magandang buhay na naghihintay para sa atin. At ang isang magandang quality, characteristic ng buhay na yan, yung buhay na yan ay walang hangganan, forever yan eh, eternal life yan eh. Pagkatapos, wala ng pain, wala ng... Nauna ako, isahin muna natin. Basahin natin itong kwan ha. Okay, di ba yung kanina, ang binasa natin tungkol yun sa puot ng Panginoon, kaiklian ng buhay, tapos yung syempre dito sa mundong ito na puno ng kasalanan, nadamay tayo sa paghihirap, pagdurusa, kalungkutan na bahagi ng buhay na ito. Kung kaya si Moses, nanalangin siya. Ha? Tingnan natin ang kanyang panalangin. O Panginoon, balikan mo kami. Maawa ka naman sa amin. Huwag mo namang patagalin ang aming paghihirap. Grabe, ano? Busugin mo kami. Sa umaga, kada umaga, busugin mo kami ng pagmamahal mo para kami na may makapag-awit ng awit ng kagalakan hanggang sa hanggang sa dulo ng buhay namin. Tapos sabi niya sa verse 15, ang ganda nito, bigyan mo kami ng kaligayahan bilang katumbas sa aming paghihirap. Palitan mo ng kabutihan ang kasamaan na dinanas namin. Sana naman kaming mga alagad mo at ang aming mga anak, sana naman ay makita namin ang kaluwalhatian mo. Kasi nakita natin dito sa mundo, puros kahirapan. Sana naman mapalitan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Tapos sabi dito, Panginoon, bigyan mo pa kami ng kagandahang loob mo, ng pabor mo, no? Approval mo. At yung habang kami naghihintay sa iyo, sana naman ang aming buhay dito, ang aming paglalakbay sa mundong ito, kahit maikli, sana naman ay successful din, no? Bigyan mo naman ng blessing, ang ganda ng kanyang panalangin. Pero itong panalangin ito ay natupad sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi kung babasahin, although ito ay Old Testament, pero tayo naman ay nasa New Testament, may mga bagay tayong naiintindihan na hindi pa hagit masyado ni Moses. Pero nauunawahan natin dahil dumating na si Kristo. Kasi nung panahon ni Moses, di pa naman dumadating si Kristo. Si Kristo ang kasagutan sa lahat ng mga request ni Moses. Panginoon, balikan mo kami. Maawa ka sa amin. Saan tayo makakakita ng habag, awa at pagmamahal? Kay Jesus Christ, doon sa krus ng Kalbaryo. Nang siya ay namatay, doon ipinakita na mahal tayo ng Panginoon. Na kahit tayo ay nagdurusa, siya ay sinamahan niya tayo sa ating pagdurusa at binayaran niya ang ating kasalanan. Tapos itong, oh Lord, come back to us. Para sa Christian, matindi ang ibig sabihin nito. Although, aaminin ko, iba ang pagkaintindi ng Moses. Pero dahil nga tayo nasa New Testament niya, kung i-connect natin ito sa pagbabalik ng Panginoon, mas matindi ang ibig sabihin nito para sa atin. Oh Lord, come back to us. Panginoon, return, oh Lord. Balikan mo kami. At alam naman natin, pagbalik ni Kristo Jesus, magkakaroon ng katapusan ang lahat ng paghihirap natin. Ano sabi dito sa verse 14? Satisfy us each morning with your... Busugin mo kami ng pagmamahal. Kanino natupad yan? Ito. Ang kasagutan sa panalangin ni Moses. Kanino natupad? Si Kristo. God demonstrated His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. At dahil nga kay Kristo, every day, araw-araw, kada umaga, kahit ganito ang ating dinadanas, meron tayong kabusugan sa puso natin dahil alam natin talagang mahal tayo ng Diyos. Si Kristo yung namatay para sa atin. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo tatalikuran. At pagdating ng araw, pagbalik niya, makakasama natin siya sa walang hanggan. Ang ganda nito, nanalangin si Moses, Panginoon, bigyan mo naman kami ng kaligayahan
na katumbas ng aming paghihirap. Compensate us, O Lord, for all our sufferings. Alam niyo kung kanino yan natupad? Paano yan sinagot ng Panginoon? Kay Kristo pa rin. Si Kristo pa rin ang sagot niya. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 18. Babasahin ko Romans 18. Ang ating dinadanas ngayon, ayan ay wala. Walang kwenta yan sa kaligayahan at sa kaluwalhatian na magiging atin pagbalik ni Kristo Jesus. Yan, yung katumbas na hinahanap ni Moses, matutupad kay Kristo. O sa King James Translation, ha? Ang sabi sa King James Translation, ganito, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us." Pagbalik ng Panginoon. Bakit? Ano bang mangyayari pagbalik ni Kristo Jesus? Ha? Ano mangyayari pagbalik ng ating Panginoon? Ha? Paano matutupad at masasagot itong panalangin ni Moses? Ito, ang ganda ng sabi ng Revelation. "Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared." Magkakaroon ng bagong langit at bagong mundo na wala ng pollution, moral or physical. Wala na. Mawawala na ang kasalanan. Bakit? Bakit? Kasi sabi dito sa verse 4, "He will wipe away every..." Basahin po natin ito na may damdamin. "He will wipe away every tear from their eyes." Lahat ng luha, papahiran niya, aalisin niya. Wala nang kamatayan. Wala nang kalungkutan. Wala nang iyakan. Wala nang kasakit. Lahat niyan mawawala. Forever. Wala na yan. Forever. Gone forever. "Look, I am making everything new." Lahat ay magbabago. Pagbalik ng ating Panginoon. Kaya ang ganda ng sagot ng Panginoon sa panalangin ng Moses, "O Lord, come back to us, O Lord. Ikaw lang talaga ang solusyon. Ikaw, Panginoon, ang solusyon." At ang sagot ng Panginoon, "Babalik ako. I shall return." At lahat ng sumampalataya sa akin. Mas maganda yan kaysa kay MacArthur. "I shall return." Nalalangin tayo, "Come back to us." "Yes, I will. Yes, I will come back." At pagbalik ko, lahat ng nagsisi sa kasalanan nila at sumampalataya kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas nila at Panginoon, lahat sila, papahirin ko ang luha nila. Mawawala na ang kamatayan, ang kasakit, at sila'y mapapa sa akin. Makakasama ko sila, makakasama nila ako sa walang hangganan. Forever and day, and we shall forever be with the Lord. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Purihin ang Panginoon.